Good day, ladies and gentlemen. My name is Joanna April. Welcome to my YouTube channel. Ayan. And ipopost ko rin ito sa Facebook group or page. So, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, my name is Joanna April. And ako po yung creator ng Facebook group, which is called Future Filipino FA/Cabin Crews Philippines. Pati na rin yung Facebook page, which is called Future Filipino Flight Attendant Aspirants. Parang ganun yung title. And then, yung another page is called Philippines Cabin Crew and Ground Attendant News for Filipino Aspirants. Ayan. So, ang topic for today is how to apply sa mga airlines dito sa Pilipinas. I'm going to discuss right now kung ano yung mga qualifications, requirements pagdating sa not just for flight attendants or cabin crews. Isasama ko na rin yung mga hirings pagdating sa passenger service agent or what they call is ground attendants sa mga airport. Ayan. So, bago natin simulan itong video na ito, kailangan nyo ng mahaba-habang data or strong connectivity sa Wi-Fi. Kasi medyo mahaba ito eh. So, para sa mga nagtatanong kung bakit ko ito ginagawa, ano ba talaga ako, sino ba talaga ako, bakit hindi naman ako cabin crew, aspirant lang din naman ako katulad nyo. So, hindi lang siya basta sa mga research ko, kundi based rin ito sa mga experiences ko nung nag-a-apply ako several years ago until now. So, yung time na nag-a-apply ako noon, ibang-iba siya compared sa ngayon. Tsaka, dati, wala namang Facebook group, pero nagagawa ko namang hanapin kung saan pwede mag-apply kasi matyaga ako maghanap talaga online kung saan pwede mag-apply. Tsaka wala rin tumutulong sa akin dati, kaya maswerte kayo na gumawa ako ng group para sa mga aspirants para hindi lang basta ako yung nakahanap kung saan pwede mag-hire. Meron din iba-ibang mga aspirants na nagsishare based sa mga sa mga nalalaman nila tungkol sa hiring. Ayan. Kaya maganda rin na gumawa ako ng ganitong group para na rin sa inyong lahat. Before I start discussing kung ano yung mga requirements and qualifications pagdating sa ground attendant muna bago mag-cabin crew yung topic, I just want to remind all of the members sa group na kailangan nyo rin matutong mag-search sa search tab. Kasi ilang beses ko na rin sinishare sa group kung saan yung hiring, kung anong location, kung anong email address. Alam niyo yun, parang andun na lahat eh, pati yung height, education requirements, kung ano-ano ba yung mga tumatanggap ng high school grad sa college grad. Wala namang masama magtanong sa totoo lang. Actually, okay lang magtanong. Wag lang yung nasagot ko na tatanungin pa. Kasi alam ko naman na maraming mga members sa group na bago, pero bago naman kayo sumali sa group, mayroon naman mayroon akong questions na ibinigay sa inyo bago kayo sumali. Ang nilagay ko doon questions, parang make sure to read first kung ano yung mga announcements, kung yung bago kayo mag-post ng questions, isipin nyo muna kung common questions ba yan or hindi pa siya natatanong. Kasi kapag common questions, huwag nyo nang tanungin.
pwede nyo na siyang i-search sa search tab. Kasi 3 years na yung group na Future Filipino. So, sa loob ng 3 years, imposible naman na hindi pa nasasagot yung tanong na what are the height requirements, what are the education requirements. Although, sa loob ng 3 taon na nabuo yung group, umiba yung education requirements sa Air Asia tsaka sa Cebu Pacific. Naging high school grad na. Ayan, tapos nun yung Pala Express naman, imbis na 2 years, naging 4 years yung requirement. Pati na rin sa Philippine Airlines. Kaya lang, magkaibang airlines sila. But anyway, ayun na nga, alam kong pagdating din sa ano, sa maging customer service representative, parang kailangan sobrang haba ng pasensya mo sa mga paulit-ulit na nagtatanong. Ganun talaga. Ayun. Kaya mahirap maging admin kasi nga iba-iba yung mga personality ng mga tao. So, hindi talaga lahat magiging okay sa mga pinopost ko kahit I'm just following the policy of the airlines, parang straightforward ako magsalita, pero pag sinabi kong ano, kailangan 5'3 above lang talaga yung hinahire sa mga ganitong airlines, yun po talaga ang ano, kasi strict po talaga yung mga airlines, hindi sa dinidiscourage ko lahat ng mga 5'2 na katulad ko. Ayoko lang sana masayang yung oras nyo, panahon nyo, pera nyo. Kasi syempre, marami rin na nag-a-apply na ano, maliliitang height. Pero pagdating sa ano, sa tagal pumila, sa tagal na sa dami ng mga requirements na dinala, sa alam mo yun, yung pagdating sa height requirements, biglang wala na, uwian na. Hindi na pwede pumunta sa next round. Depende po kasi talaga sa mga airlines kung tatanggapin ba nila yung height mo or hindi. Pero karamihan talaga sa mga airlines ngayon, pag sinabi nilang 5'3 above, 5'3 above lang talaga yung tatanggapin nila. Ayun. So, I'm not discouraging everyone. Yun po talaga yung policy ng airlines. Kaya straightforward ako magsalita. Kaya pasensya na lang po. Ayun. Dumating na rin sa time na nawalan ako ng page. Dumami yung bashers ko. Ang daming nangyari sa akin. Pero patuloy pa rin talaga ako tumutulong sa mga aspirants na katulad ko. Hindi ko alam kung bakit. Maybe because I created this group sa Facebook na umabot na ng 47,000 members and still alive. Buti na lang na hindi nawala yung group na yon. Yung page ko lang ang nawala na may 161,000 likes dati nung July 2019. Tapos bigla na lang nawala. Nawala siya. Kasi may nag-report sa akin due to copyright. But anyway, kasalanan ko naman yung nangyari na yun. I'm trying to move on. Gumawa ako ng bagong page. Yun na yung Future Filipino Flight Attendant Aspirants Philippines. Parang ganun ata yung title. Sobrang haba kasi ng title. Gusto ko kasi masasearch agad ng mga tao yung page ko kasi parang lahat na ng klaseng possible title of, alam mo yun, isang aspirant plus flight attendant or cabin crew can be easily searched pagdating sa, ano, pag yung, ganun yung title. Kaya, ayun, hinabaan ko talaga yung title para related siya sa aviation, ganun. But, anyway, moving on. So, here we go. Ito na nga yung topic for today. Nakailang minutes na ba ako? 6 minutes.
almost 7 minutes. Anyway, ayun na nga. Sa ano naman, ground attendant, okay lang mag-apply kayo ng naka-braces. Hindi naman masyadong required yung height. Hindi rin masyadong required yung weight. At saka, ano pa ba? Yung education requirements, hindi ko lang alam kung tumatanggap sila ng 2 years college level, pero parang 4 years college grad ata yung hinahanap nila of any course. Kasi nakaabot ako ng training twice sa Top Serve Manpower, Cebu Pacific, tsaka Sky Logistics, Philippine Airlines. Kaya lang, hindi ko natapos yung training kasi nga, I failed the training. And regarding naman sa course, gaya nga nasabi ko, any course, kasi graduate ako ng interior design. And so yung sa mga nagtatanong kung pwede, kailangan ba tourism, not necessarily, kasi interior design graduate ako. And ano pa ba, age requirements, I'm not really sure kasi umabot ako last year sa training, 29 years old ako last year, 30 na ako ngayon. So, yung iba kasi tulad ng Macro Asia, parang hanggang 28 lang ata sila, hindi na sila nagtatanggap ng 30. Ewan ko lang ngayon kung still the same, may age limit pa sila. Try nyo na lang. Then, One Aviation ngayon ang may hawak ng Cebu Pacific, hindi na Top Serve Manpower. Ano pa ba? Yung Denata, PAGS. Ayun, yun yung mga nag-handle para sa mga ground attendant. And ano pa ba? They accept walk-in applicants. Karamihan doon, winalk-in ko sila dati. Paulit-ulit ako nag-walk-in. As in, paulit-ulit ako nag-walk-in. Simula 2013, 2014, ako nag-a-apply ng ground attendant. Ganun na ako katagal nag-a-apply ng ground attendant until last year. Ngayon lang ako nag-stop kasi parang simula nga na umabot ako sa pangalawang training ko and I failed again. Parang nasa isip ko, I think this is not for me. Kasi, I failed twice sa training. Pero, ewan ko kung bakit tinatry ko pa rin yung flight attendant. Kasi mas mahirap yung training ng flight attendant. Ayun. So, ayun na nga. Pwede sa ground attendant naka-braces. Walang height requirement. Okay lang na medyo chubby. Ano pa ba? Age limit, hindi ko alam. Education requirements, hindi ko alam. Pero, most likely, they are accepting walk-in applicants kaysa sa through email. So, lagi nyo tatandaan. Pagdating sa ground attendant positions, ang hahanapin nyo parati is Macro Asia, PAGS, Denata, One Aviation, Asia Pro is under Denata. Tatandaan nyo, si Asia Pro is under Denata. So, same company sila. Ayan. So, moving on naman sa flight attendant, tsaka sa, a cabin crew, flight attendant, flight steward, ibig sabihin ng flight steward, lalaki yun. Flight attendant at cabin crew, same lang sila, walang pinakaiba. Air hostess, stewardess, yan, magkakaparehas lang, iisa lang yung meaning nilang lahat. Iisang job description lang silang lahat. Ayan. So, punta muna tayo sa
height requirements para sa mga babae. Lahat ngayon ng airlines sa Pilipinas, Air Asia, Cebu Pacific, PAL Express, Philippine Airlines, the four of them, they are required na 5'3 yung height, minimum of 5'3 ang height sa mga babae. Tapos noon sa mga lalaki, pagdating sa Cebu Pacific tsaka Air Asia, you need to be at least minimum of 5'7 sa mga boys to ah. Then for PAL Express tsaka Philippine Airlines, you need to be at least 5'6 in height. So ano ba ang 5'3 in centimeters? That's 160 centimeters sa mga babae. So yung mga nagbabalak mag-apply na 5'2 and below, hindi ko kayo pipigilan, pero less chance po talaga makapasok pag ganon. It really depends po talaga kung mabibigyan ng chance. We cannot compare our lives to others. Kung meron kayong narinig na, ay, may nakapasa na 5'1, 5'2, it's unreasonable para sa akin. Kasi, I don't really compare myself to others. Kasi, iba yung yung pinanggalingan nila sa pinanggalingan natin. Hindi porket nangyari sa ibang tao yung nangyari na biglang may consideration, mangyayari din yung same experience nila sa atin. No, it's not like that. Magkaiba po it really depends talaga. So ayun lang, it's not a discouragement, ladies, girls. Ayun, hindi siya discouragement sa totoo lang. I'm just being straight to the point. Yun talaga yung facts na yung allowed talaga is minimum of 5'3 and above. Wala namang sinabing 5'3 and below. So, ayun. Pagdating naman sa boys, sobrang higpit pagdating sa Air Asia tsaka Cebu Pacific pagdating sa height requirement. Sorry, sininok ako. So, you need to be at least 5'7 and above pagdating sa Cebu Pacific tsaka sa Air Asia. Kasi usually pag open day ng Air Asia, sinusukatan na nila yung height, and pag hindi pasok sa height requirements, uuwi ka na. Parang ayun, pumunta ka lang, nag-apply ka lang, tapos wala na. Make sure guys na bago kayo mag-apply, pasok muna sa height requirements yung height nyo. Ayun, doon naman sa PAL Express tsaka Philippine Airlines, they consider naman 5'6 sa mga lalaki. So, ayun, mas may chance naman pagdating sa Philippine Airlines and PAL Express. And one more thing pala, guys. Iba kasi yung pagdating sa recruitment process ng Air Asia, Cebu Pacific, Philippine Airlines at PAL Express. Kung mapapansin nyo, hindi agad nagsusukat ng height pagdating sa Philippine Airlines at saka sa PAL Express. Tinitignan muna nila kung gaano ka confident magsalita. Kahit sasabihin mo lang, describe yourself in one word. Tsaka ano pa ba? Ay hindi, unahin muna yung state your name, your course, your school, and one word that best describes you, parang ganon. So, your name, your school, your course, one word that best describes you,
yung apat lang na yun ang sasabihin mo. Wala nang iba pa, walang explanation. Pag pumasa ka doon sa ganung stage, yun na yung susukatan ka ng height siguro. Pero hindi pa kasi ako lumalampas sa stage na yun. Parang hanggang doon lang ako sa stage na ganun. So, ayun. Ganun din, parang same din as Philippine Airlines. Pero sa Philippine Airlines, yung describe yourself doon, you're given a chance to really describe yourself in just 1 minute. May explanation yung sa Philippine Airlines. Pero right after that, after checking your arms, ganon, you're standing in front of them, tapos iilan kayong nasa harap, ayun, malalaman mo na agad kung pass or fail ka. So, sa mga nagtatanong, kailangan ba maging maganda, kung kailangan ba makinis, sa totoo lang, madali nang ayusin yung ganyan eh. Hindi naman talaga kailangan super ganda mo para maging flight attendant. Hindi rin naman kailangan super kinis mo para maging flight attendant. Madali na kasi maayos yung sa skin. And then, ano pa ba? Based on how you express yourself, how well you communicate in front of them, yun yung pinaka binabasihan talaga ng mga interviewers. So, ano pa ba? Sa Cebu Pacific naman, although nandun din yung you're going to state your name, your age, how did you know Cebpac, or ano, parang sa mo nalaman, ganun lang sasabihin mo. Nakatayo ka sa height chart, chine-check na nila agad yung height mo. So, while checking your height, may check of smile. Ganun din sa Philippine Airlines at saka sa PAL Express. They also check your smile. Ganun din sa Cebpac. So, lahat tinitignan nyo. Yung arms mo, yung sideways mo, lahat. Kaya, ito lang ang masasabi ko sa inyo, guys. Para hindi kasi masayang yung panahon nyo kaka-apply, I'm not saying na give up nyo yung dream nyo. Pero, this is a reminder for those who have tried so many times like me. Tryin nyo munang maghanap ng ibang trabaho muna. Kasi mahirap mag-focus sa isang sa plan A lang, sa pangarap lang. Kasi, what if dumating yung time na, nalipasan ka na ng panahon. Kailangan mo rin kasi ng, na savings, ng money para sa future mo. Hindi lang po pwedeng stuck ka lang sa pangarap mo if... Kasi, no matter how many times we improve ourselves, mag-lose weight tayo, or magpaganda, gumastos, lahat-lahat, it's still no guarantee talaga. Kahit yung kumuha ng FA school, oo, marami tayong matututunan doon. Marami talaga tayo matututunan pagdating sa FA school, pero syempre, you need to think twice or kung sapat ba sa budget nyo, or is it gonna be worth it? Kasi kahit kumuha ka ng seminar or ng training school, hindi talaga hindi lahat ng mga kumukuha ng ganun ay matatanggap agad. Sariling sikap pa rin yan, guys. So, ganun talaga, expect na lahat talaga mahirap. Kahit sa regular job, hindi rin lahat ng mga college graduates
nakakakuha ng trabaho. Kaya, I keep on telling every single member sa group, wag nyo bastang hayaan sarili nyo na hanggang high school graduate lang kayo. Ipagpatuloy nyo ang pag-aaral nyo kung maaari lamang. Doon nyo ibuhos yung pera nyo sa ano talaga, pagkuha ng school talaga, hindi lang basta flight attendant school, yung school talaga na college, university, any course will do naman pagdating sa flight attendant. So, kung ano yung napupusuan mo, kahit fashion designer, kahit na engineering, kahit na architect, doctor, nurse, psychology, education, ano pa ba, business management, lawyer, ano pa ba, fine arts, mass communication, try nyo, HRM, try nyo. So, ayun, sorry, medyo mahaba yung kwento ko. Wala kasi talagang pinipiling course pagdating sa flight attendant. Maraming naging flight attendant na engineering graduate, nursing graduate. Alam mo yung parang, you don't need to worry about this stuff sa totoo lang. I don't even know why parang a lot of kids or a lot of members of group, they worry about the which course to take or what school. Alam mo yun, any school. Basta yung makakapag-aral kayo, okay na yun. Wag na maghangad ng sobrang ganda kung hindi pasok sa budget. Kasi sa totoo lang guys, ang hirap talaga maka-earn ng money sa totoo lang. Hindi rin kasi lahat ng college graduates ay agad-agad nakakakuha ng trabaho. Mahirap talaga, I swear. So, I'm not really saying na tumigil kayo sa pangarap nyo. There are alternative plans para makamit nyo yung pangarap nyo. Kasi, meron sa group na flight attendant siya ngayon because he followed my advice. He started to save money para maka-apply siya ng cabin crew sa abroad or ng flight attendant sa abroad. Kasi dito sa Pilipinas, he was rejected so many times, as in sobrang depressed niya. He doesn't know what to do, pero ang simple ng advice ko na mag-ipon siya ng pera sa based sa trabaho niya sa call center. Then from there, ayun, nung nakaipon nga siya, saka siya, parang maganda talaga yung nangyari sa kanya ngayon. Naging cabin crew siya sa Qatar nung nag-apply siya sa Malaysia. So, I hope marami kayo natutunan dito sa video na to. Hindi na rin makakatagal. Kasi maliit na lang yung memory talaga ng phone ko. Kaya hindi ako magaling na vlogger. At hindi rin ako marunong sa editing. Ayun. So, once again, this is Joanna April. Thanks for watching. Bye-bye. Sorry, may pahabol ako uli. Nakalimutan ko isingit sa video kanina. So, yung another na kailangan yung matandaan pagdating sa flight attendant, bawal ang braces. Pero sa mga ibang nag-try, tatanungin pa rin kayo kung kailan nyo papatanggal, pero sa totoo lang, hindi talaga allowed yung braces pagdating sa cabin crew. And kung meron kayong nakitang cabin crew na naka-braces sa Saudi Aramco, it's because na parang sa airline na yon inallow siya na mag-braces, pero when he applied, hindi siya naka-braces. It really depends talaga kung
ano, kasi ibang bansa yung Saudi Aramco, and dito sa Philippines, bawal pa rin ang naka-braces sa mga major airlines like Philippine Airlines, PAL Express, Air Asia, Cebu Pacific, and etc. And what else? Age requirements. Hindi na katulad dati. So, sa mga walang idea about sa ano, wala na yung age limit, I'm going to remind everyone na tinanggal na o in-uplift na yung ban na wala nang age limit. I mean, natanggal na. Yung natanggal na yung parang hanggang 27 years old sa PAL, yung hanggang 25 years old sa Cebu Pacific, wala na yon. So, yung mga above 30 years old, may mga nakapasa po sa PAL, Cebu Pacific, Air Asia na kilala ko. I'm just not gonna mention their names dito lang sa video, pero ayun. Totoo pong merong nakapasa, no experience sila sa aviation. Wala silang experience aviation. Iba ang course nila. Okay? Malinaw. No age limit. No age limit. Ayan, paulit-ulit ko siyang shinare dati sa page ko, kaya dumami yung likes ng page ko dati. Umabot ng more than thousands na shares. Hanggang sa, okay, alam na ng lahat na no age limit, gumawa ako ng bagong page. Yan, kumunti na lang yung shares. Kasi, ayun, marami na rin ibang pages na nag-share nun eh. Hindi ko na talaga mababawi yung old page ko. Anyway, ayun, civil status, they accept married applicants with kids. So, yung mga may anak, nag-asawa, pwede na sa PAL Express, Philippine Airlines, Cebu Pacific, tsaka sa PAL, okay? Ano pa ba? Except sa Oman Air. Oman Air lang naman ang hindi nagtatanggap ng ng married applicants tsaka ng above 30 years old. The rest na airlines na alam ko, they accept naman above 30 years old and married applicants. Ang mga hindi available na airlines dito sa Pilipinas ay Etihad, Cathay Pacific, Emirates, ano pa ba? Delta Airlines, Gulf Air. Yun ang lagi niyong tatandaan. Yung mga airlines na wala namang agencies affiliated, although si Emirates, meron siyang CSA sa IPOMS. Pero, that's only CSA. Wala silang cabin crew. CSA is different from a cabin crew. A cabin service assistant, sila yung mga nag-a-assist sa mga cabin crews or flight attendants. Sila rin yung naglilinis sa mga showers and ano pa ba, ng mga ano, ng cabin sa first class. Ayun, yun yung duties and responsibilities nila. Kasama rin sila sa lipad. Pero hindi sila cabin crew. Cabin service assistant. Anyway, ayun. Saudi Gulf naman is under IPOMS. Ano pa ba? Saudia. Wala na yung Qatar, everyone. Just to remind you, wala nang Qatar Airways sa Philippines. To know the reason why, you should check the video of Miss K. Chris. She will explain it why. Ayoko na mag side comments dito sa video ko kasi baka dumami na naman yung bashers ko. Pero I'm just saying this to make a reminder or to make everyone aware sa mga hindi pa nakakaalam why they stop hiring in the Philippines. Basta heads up lang
sa mga hindi pa nakakaalam, wala na pong Qatar Airways. Yun lang po. Yun lang ang masasabi ko kasi lahat na i-share ko na sa group, paulit-ulit na, ayun. Tsaka medyo matagal na rin kasi itong video, wala na rin kasi manonood pag ganito katagal eh. So, hopefully sana merong manood kahit sobrang tagal ng video na to, tapusin from the beginning until the end. At nauubos na rin yung memory sa phone ko, ayun lang. Yun yung mga pahabol ko na ano, mga follow-up na reminders para sa mga new members na aspirants. Ayun. So, thanks for watching. Bye-bye.